Hello po sa lahat. Ayan, mainit na rin po ba sa inyo? Dahil parating na naman ang summer at ang init na naman talaga, so naisipan kong gumawa ng ice cream. At ito yung aking nagawa, strawberry cheese at mango flavor. Ayan, so ito napakasarap ng aking nagawang strawberry cheese and mango flavor na dirty ice cream. Kung papaano, tara, samahan niyo ko. Ito yung sangkap na gagamitin ko, cassava flour, half cup, mango puree, ayan, blinend ko na, isang cup ng powdered milk, isang cup ng asukal, granulated, tatlong cups ng gata or coconut milk, ayan, so mango flavor, 3/4 cup ng tubig. So ito na, unahin kong tunawin yung cassava flour sa 3/4 cup ng maligamgam na tubig or warm water. Ayan, so ihalo ko lang siyang maigi hanggang sa matunaw at wala nang matirang harina dyan. Nagpainit na rin ako ng tatlong tasa ng tubig na gagamitin ko dito sa aking tinutunaw na cassava flour sa maligamgam na tubig. So okay na to, wala nang natitirang harina. Ayan. So, i-boost natin itong kumukulong tubig. Ayan, tatlong tasa yan or tatlong cup. Okay, so ihahalo lang natin maigi hanggang sa magbago yung texture or mapansin natin na medyo mag-translucent na siya at malagkit na yung ating cassava flour. Parang lumalabas na, luto na siya. Okay, malapit na. Ayan, napansin nyo mabigat, bumibigat yung aking inihalo. So okay na to. Ibusan natin yung tatlong tasa ng gata or tatlong cup ng gata. Purong gatayan ng nyog. So ihalo ko pa rin siya hanggang sa maging iisa na lang yung kanilang texture. Yan, dahil mainit itong inihahalo ko, so palalamigin natin siya. So naghanda na rin ako ng isang malaking kasirula, nilagyan ko ng yelo. So ito, lagyan ko rin ng kaunting asin para hindi mabilis matunaw yung ating yelo na gagamitin. So dito ko ipapatong itong aking mixture na gagamitin para sa ice cream. Sa tingin ko mga 30 minutes, okay na yan, malamig na yung ating mixture. Tatakpan lang natin. So, iwanan lang natin siya dyan. So, ito na. After 30 minutes, malamig na yung ating mixture. So, hinati ko na rin. Saka ko gagamitan itong electric mixer. Kaya ko siya hinati para gagawin ko ng dalawang flavor. Yung isa, mango flavor. Yung isa, may naalala kasi ako. Meron mo palang strawberry jam dyan sa ref. So, sayang naman. Gamitin ko na. Medyo lumalambot na yung texture ng aking inihalo. So, nilagay ko na yung isang cup ng powdered milk. Ayan, ilagay na rin natin yung isang cup ng asukal na puti or granulated sugar. Ganun lang, ipagpatuloy lang natin ang pag-mix hanggang sa gumaan na siya or lumambot na ng maigi yung ating mixture. So, katulad nito, so ilalagay na natin yung flavor. Ayan, flavoring natin. So, gagamit tayo ng mangga. Unahin natin yung mango flavor. Blended ko yan kasi gusto ko maglasang mangga talaga yung gagawin kong ice cream. Pero depende sa inyo, pwede nyo lagyan ng beets mango yan. Yung chinap nyo ng medyo maliliit
So ako kasi ganyan ang ginawa ko, dinurog ko yung mangga dahil gusto ko maglasang mangga talaga dahil sorbetes nga yung aking gagawin. So lagyan ko na rin ng kaunting food flavor, mango flavor, para mas malasa pa yung ating gagawing ice cream. Dahil okay na siya, naihalo na natin, naimix ko na. Dahil hindi ako kontento sa pagkakahalo ko nito, ilalagay ko siya sa isang container, then ilalagay ko muna sa freezer ng mga hanggang 6 hours. Then ilalabas ko siya uli para gamitin ko uli ng electric mixer para mag umalsa pa or magdoble pa yung volume niya. So, ito naman yung isang flavor na gagawin ko. So, ganun, same procedure doon sa ginawa natin. Ang naiiba lang yung gagamitin kong flavor nito ay strawberry. Strawberry with grated cheese. So, strawberry with cheese yung aking gagawing pangalawang flavor dito sa kalahati. Nilagay ko na yung powdered milk. Then, asukal. Ganun lang, powdered milk, asukal, gata, cassava flour, tubig. Yun, makagawa ka ng dirty ice cream. Pwede nyo rin naman hindi lagyan ng tubig to. Pwede naman kayo hindi gumamit ng tubig. Purong gata lang ang ilalagay nyo instead na tubig. Tutunawin nyo yung cassava flour sa pinakuluan yung gata. Dun, then saka nyo ilagay yung... pwede rin kayong gumamit ng full cream milk instead na powdered milk. So, nilagay ko na rin yung strawberry flavor. So, ihalo lang natin maigi. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Dahil gagamitan ko pa siya ng electric mixer, so yung kulay niya magla-light pa siya. So, dahil aalsa pa yung ating mixture, kailangan natin siyang i-mix ng maigi para mas malambot yung kahinatnan ng ating ice cream. Hanggat hindi nyo napapaalsa ito, hindi siya magiging malambot yung texture ng gagawin nating ice cream or hindi magiging creamy. Kumbaga. So, okay na. Nilagay ko na rin yung cheese. So, magiging lasa nito, matamis na may konting alat dahil sa cheese na inilagay ko. Depende sa inyo kahit anong flavor gawin nyo sa ice cream, pwede naman. Kung anong trip nyo dyan. So, okay na to. At ilalagay ko na siya sa isang lalagyan. Or, ito yung gagamitin kong lalagyan nito para tansyado natin yung kukunin nating ice cream kung hanggang saan lang yung kaya natin kainin. So, iba-ibang size yung nilagyan ko dito sa isang flavor ng ice cream. Yan. So, ganun lang. Ibuhos lang natin siya dyan sa mga lalagyan. Maliliit. Hanggang sa maubos tong ating mixture na para sa strawberry with cheese flavor. Okay na to, ilagay na natin siya sa freezer. So, i-freeze natin yan overnight. So, ito guys, binit ko pa siya ha, after 6 hours bago siya inilagay sa ref. Kaya hindi na siya nag-gasya dun sa isang lalagyan. Nailagay ko na siya sa yung used na ice cream container ng Selecta. So, dun ko na nilipat. Kasi nga hindi nakasya dun sa una ko nilagyan. Ito yung ating dirty ice cream, mango flavor, then strawberry with cheese. So guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at nagustuhan mo yung aking ginawa, please do subscribe, click the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod pang upload. So ito yung ating strawberry with cheese. Ayan, so napakalambot. Anong ice cream? Ayan, so ayan, ganun lang kasimple. Maraming salamat. Bye!